Lihim na mayaman. Kabanata 1295. Lahat ng naroon ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Walang nag-akala na si Yin Yang Zi ay talagang uusad sa True God Realm. Ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos ay itinuring na nabubuhay sa kisame ng Southern Wasteland. Hindi katakataka na ang iyong Alexander Yang sect ay nang ahas na hamunin ang aking Barbarian God sect. Kaya lumalabas na ikaw ay umabant sa True God Realm. Ang kalahating hakbang na True God na namumuno sa Barbarian God sect ay may solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya mapakali na pigilan ang pagdurugo ng naputol niyang kanang kamay. Sina Alexander Yang at Life Crossing Sword Immortal ay mayroon ding mga solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala silang kahit kititing na kumpiyansa na mahaharangan nila ang isang dalubhasa sa tunay na Diyos. Hindi ko nais na ilantad ang aking sarili ng ganoon kaga, ngunit hindi ko inaasahan na ang Barbarian God sect ay ipapadala ka rito. Magpatay kayo, at bibigyan kita ng tamang paraan upang mamatay. Walang pakialam na sabi ni Yin Yang Zi. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Hindi man lang siya nag-iwas ng tingin kay Alexander Yang at sa iba pa, na parabang si Alexander Yang at ang iba pa ay mga langgam lang, hindi nagkakahalaga ng kanyang atensyon. Titigilan natin siya mamaya, umalis na kayo. Ang kalahating hakbang na True God of Barbarian God sect ay nagsabi kay Song Hua at sa iba pang mga junior na may tame time na ekspresyon. Matanda na sila, at napakahirap para sa kanila na tumuntong sa True God Realm. Gayunpaman, bata pa si Song Hua, kaya maaaring makapasok siya sa prodigy role sa hinaharap. Maaari pa nga siyang maging isang tunay na Diyos. Ang pangmatagalang kasaganaan at pagbaba ng isang sekta ay nakasalalay sa mga nangungunang eksperto. Ang tanging magagawa lang nila ay desperadong harangin si Alexander Yang Zi. Senior, ikaw at ang mga tao mula sa White Lion Hall ay dapat na umalis muna. Sabi din ni Alexander Yang sa malalim na boses. Ang kanyang domain ay sinira ni Alexander Yang Zi ngayon lang. Alam niyang hindi niya mapipigilan itong True God expert na nasa harapan niya, pero sa sandaling ito, siya lang ang makakalaban sa tatlong half-step na True Gods. Bukod dito, kung gusto niyang umalis, maaaring hindi siya payagan ni Alexander Yang Zi. Young Master Alexander, mag-ingat ka. Napabuntong hininga ang Destiny Crossing Sword Immortal. Alam niya kung anong uri ng misyon ang dinaanan ni Alexander Yang. Ngunit ngayon, sangkot siya sa tunggalian ng dalawang malalaking kapangyarihan. Sa pagharap sa isang dalubhasa sa tunay na Diyos, siya ay parang isang maliit na butil ng alikabok, na walang magawa. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip at tumalon patungo sa White Lion Hall. Si Yin Yang Zi ay walang pakialam sa isang insekto lamang na Heaven Immortal. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay upang patayin ang isang bahagi ng mga eksperto ng Barbarian God sect, at pagkatapos ay makipagtulungan sa Nether Spring sect upang sirain ang Barbarian God sect. Pagkatapos nito, ang buong Southern Wasteland ay magiging kabilang sa kanyang Alexander Yang sect. Patayin ang lahat ng tao sa lungsod na ito, ayokong ipakalat ang balita ng aking pagunlad ng ganoon kabilis. Mahinahong sabi ni Yin Yang Zi. Tumingin siya sa mga tao sa lungsod na parabang nakatingin siya sa isang grupo ng mga bangkay. Naiintindihan. Magalang na sinabi ng tatlong kalahating hakbang na True Gods na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kanina, sila ay napigilan ng mga eksperto ng Barbarian God sect na nag-iisa, na naging dahilan upang makaramdam sila ng pagkahilo. Ngayon na ang tamang panahon para gamitin ang kanilang buhay para ilabas ang kanilang galit. Bukod dito, hanggat ang mga taong ito ay patay, walang makakaalam na sila ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Tumakbo. Nagpalitan ng tingin ang tatlong half-step na True Gods, nagpakawalo ng malakas na dagandong habang inihagis nila ang kanilang mga sarili kay Alexander Yang Zi.
Bahagyang humakbang din si Alexander Yang sa lupa, at sa pag-indayog ng kanyang katawan, nalampasan niya ang tatlong true gods of the barbarian god sect at sinuntok ang Alexander Yang seed. Bang! Ang Alexander Yang Master ay hindi umiwas o umiwas, sa halip, itinuro niya ang kanyang daliri sa kamao ni Alexander Yang. Dong! Isang malakas na tunog na parang tunog ng tambol ang narinig. Poo! Si Alexander Yang ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad pabalik. Halos mawala na ng pakiramdam ang kanang kamao niya. Sa mga tuntunin ng purong pisikal na lakas, hindi siya mas mahina kaysa sa Alexander Yang Son. Gayunpaman, matagal nang nakamit ng isang true god expert ang leak-proof body. Nang itaas niya ang kanyang kamay, lumitaw ang isang batas. Hindi man lang nahawakan ni Alexander Yang ang kanyang katawan bago siya pinalipad ng Alexander Yang Bullet Finger. Ang iba pang tatlong kalahating hakbang na true gods mula sa barbarian god sect ay nasa mas malalapang kalagayan. Sa isang kisap mata, sila ay pinalipad sa lupa, at hindi alam kung sila ay patay o buhay. Ang tumakas na si Song Hua at ang iba pa ay napilitang bumalik sa isang kisap mata. Iligtas mo kami, Alexander Yang Sect Master. Wala tayong kinalaman sa barbarian god sect. Tama, nandito lang kami para mang-alap ng impormasyon. Tunay na monarch, mangyaring iligtas ang aming buhay, ang aking Blazing Sun sect ay handang magpasakop sa Alexander Yang sect. Ang aking Bright Moon sect ay pareho. Ang hindi mabilang na mga eksperto sa Heaven Immortal ay lumuhod sa lupa, nakadama ng walang katulad na panghihinayang sa kanilang mga puso. Bakit sila pumunta sa White Lion City upang mang-alap ng impormasyon? Bakit sila dumanas ng gayong di nararapat na kalamidad? Ni hindi nilinggan ni Yin Yang Zi ang mga taong ito. Sa unang pagkakataon, itinuon niya ang kanyang tingin kay Alexander Yang at sinabi sa walang malasakit na tono, "Hindi ka masama. Mas malakas ka kaysa kay Yang Zi." Napakakaunting tao ang nakakapag-condense ng kanilang katawang laman sa ganoong antas, sa kalahating hakbang na True God Realm. Minamaliit kita sa Heaven's Pride Board. Dapat kahit papaano ay makapasok ka sa Top 5 Nanograms Heaven's Pride Board. Sa kasamaang palad, mamamatay ka dito ngayon. Let's do it. Hindi na kailangang sabihin pa. Seryoso ang ekspresyon ni Alexander Yang. Ang agwat sa pagitan ng isang tunay na Diyos at isang kalahating hakbang na tunay na Diyos ay napakalaki. Nabalitaan na ang nangungunang tatlong henyo ng Heaven's Pride Board ay walang kapantay na mga henyo na makakatakas mula sa isang dalubhasa sa tunay na Diyos kahit na sila ay nasa kalahating hakbang na True God Realm. Ngayon, siya, Alexander Yang, ay susubukan. Ngunit sa isang salita lang ng papuri, mapupunta ka na sa langit. Ang mga ganyang arrogant na salita, nakatakdang hindi ka na umabot sa rurok. Tingnan natin kung gaano kayabang kapag dinurog kita sa isang sipa. Isang panunuya ang isiniwalat ni Yin Yang Zi, pagpapahayag. Tumingin siya sa mundo at humakbang pababa mula sa langit. Boom! Ang kaliwang paa ni Yin Yang Zi ay naging isang malaking paa na may sukat na 3,000 metro, tulad ng paa ng isang Diyos. Bumaba ito mula sa langit, may dalang aura na kayang durugan ang lahat. Hindi lang nito gustong durugan si Alexander Yang, gusto rin itong patagin ang White Lion City, na para bang gusto nitong patagin ang lahat. Hindi ko akalain na ako, si Chen Long Siang, ay mamamatay dito ngayon. Si Chen Long Siang ay ayaw tanggapin ito. Isa siya sa mga pinakatanyag na henyo ng Thousand Revolution Sect. Sa pagkakataong ito, palihim siyang lumabas at hindi ipinaalam sa kanyang lolo. Hindi niya inaasahan na dito siya mamamatay. Yin Yang Zi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi kita bibitawan kahit maging multo ako. Panipi kuwit kuwit panipi. Ang iba sa kanila ay nagmura na may kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Swish! Nang malapit ng dumaong ang higanteng paa, dalawang anting-anting ang lumitaw sa mga kamay ni na Song Hua at Shen Long Siang ng sabay.
Ito ay isang heavenly talisman na pino ng isang true God expert. Maaari pa itong pumatay ng kalahating hakbang na tunay na Diyos. Kahit na gusto ng isang true God expert na pinuin ang isang heavenly talisman, hindi ito magiging madali. Nangangailangan ito ng napakalaking halaga ng mamahaling materyales. Ito ay isang bagay na tanging ang tunay na tagapagmana ng isang malaking pangkat na tulad nila ang magkakaroon. Halos magkasabay na inilabas ng dalawa ang kanilang makalangit na anting-anting, na naging dalawang bahid ng liwanag na bumangga sa higanting paa. Ito ang kanilang huling pakikibaka. Boom! Nagbanggaan ang dalawang daluyan ng liwanag sa dambuhalang paa. Gayunpaman, huminto sandali ang dalawang dambuhalang paa. Pagkatapos, sa isang hindi mapigil ang momentum, sila ay direktang bumaba sa pwesto. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Dagundong. Isang puwersa na parang pagsabog ng bulkan ang biglang sumabog sa ilalim ng paa ni Alexander Yang Zizi. Ang kapangyarihang ito ay napakalawak na para itong hindi mabilang na mga bombang nuklir na sabay-sabay na sumasabog. Nakita lang ito ng lahat. Ang malaking paa ni Yin Yang Zi, na 1,000 talampakan ang haba, ay direktang nabasag sa mga piraso. Pagkatapos, isang gintong figure ang bumangon sa langit at bumagsak sa katawan ng Alexander Yang Master. Ang Alexander Yang Master ay pinadalang lumipad, at ang katawan ng Alexander Yang Master ay bumagsak sa lupa 1,000 metro ang layo, na lumikha ng 1,000 bunganga sa lupa. Natigilan ang lahat. Pagtingin sa figure sa langit na tila gawa sa ginto, marami ng bitak ang lumitaw sa figure, na para bang gawa sa porselana. Langgam, 1 galit na dagundong ang nagmula sa malalim na hukay. Si Alexander Yang Zi ay tumapak sa langit at lupa at hinintay na tumaas ang langit. Malungkot ang mukha niya. Pumunta ka sa impyerno. Ang bawat hakbang ni Alexander Yang Zi ay mas mabilis kaysa dati. Itinuro niya ang kanyang daliri sa kalangitan, at 1 walang katulad na malakas na puwersa ang sumugod patungo kay Alexander Yang. Ay, napabuntong hininga si Alexander Yang at dahan-dahang pumikit. Kanina, pilit niyang ginamit ang 3rd estilo ng 9 ways to attack the heavens. Bagamat nasugatan niya si Alexander Yang Zi, hindi siya malubhang nasugatan. Ngayon, parang porselana ang katawan niya, at masisira ito kapag nahawakan niya. Wala na siyang ibang magawa ngayon. Nang malapit nang tumama ang puwersa sa katawan ni Alexander Yang, 1 liwanag ng espada ang bumaril mula sa malayo at naputol ang puwersa sa kalahati. 1 binata na nakasuot ng balahibo na balahibo at 1 koro ng bituin ang lumakad mula sa malayo. Tumingin siya kay Alexander Yang Zi na may malamig na mga mata at sinabi, "Ikaw rin ba ang makakagalaw sa mga tao ng aking palasyo sa langit?" Abangan ang susunod na kabanata.